In very rare circumstances, meron po talagang mga taong hypersensitivity pagdating sa semen reaction. So, dapat aware ka dyan kasi may mga tao talaga may allergic reaction pagdating dito. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting at kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba at huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. And for today's video guys is may gusto lang po akong sagutin na concern, sabi niya, okay lang po bang lunukin ang tamod? Well, gusto ko yung question mo kasi makakapagbigay ng awareness to. Especially sa mga babae at dun din sa may mga couple na parehong gender nila. First thing to know, bago mo lunukin ang tamod, kailangan malaman mo muna kung ano ito. Ang semen is a viscous, creamy, slightly yellowish or grayish substance made up of spermatozoa na tinatawag nating sperm and a fluid called seminal plasma. In other words, dalawa po ang kinukompose ng tamod. It contains two separate components, yan ang sperm at ang fluid. Ang sperm is only 1-25% of semen and the rest, 80% pataas is fluids. Ang sperm, yan yung parang tadpole-like, yung parang maliliit na pagsapalaka, parang ganun siya. Diyan yung genetic na nagbubuo ng human. Yan yung dahilan kung bakit nabubuntis ang babae. Now, your question is, safe ba itong i-ingest or lunukin? And yes, for the most part, pwede naman pong ma-ingest o malunok mo ito, yung ibang part ng component. Very safe naman siya. Para lang siyang pagkain na nalunok mo, hindi ka nalason, so safe siya. However, in very rare circumstances, meron po talagang mga taong hypersensitivity pagdating sa semen reaction. So, dapat aware ka dyan kasi may mga tao talagang may allergic reaction pagdating dito. Although, bibihirang bihira, pero dapat alam mo yun kung meron kang ganon. So, bukod sa sperm at water na parte ng semen, ano pa ba ang nilalaman ng semen? Ito po ay may sugar. Both glucose and fructose. Meron din po itong sodium, meron din po itong zinc, meron din itong chloride, calcium, lactic acid, magnesium, and potassium. And also, may protina rin itong kasama, yun nga lang, kung galon-galon na yung maiinom mo nito. Para makita natin yung dietary health benefits niya sa atin. So, kailangan madami pa lang naiinom, no? Para umepekto yung protina sa katawan natin. So, ano bang lasa nito? There is no single description kung ano ba talaga ang lasa nito kasi depende ito from person to person. Pero sa iba, pwede itong maging lasang salty, bitter, or medyo matamis. Depende rin yan sa kinakain mo dahil nga medyo acidic ito. Pero may mga pagkain na nakakatulong para maless yung acid. At mas maging masarap. Katulad ng mga celery, parsley, cinnamon, papaya, pineapple, and oranges. And of course, kung may mga pagkain na nakakatulong para mas maging masarap ito at mabawasan yung acidity, meron din namang mga pagkain na dapat iwasan. Kasi maaaring pag nakain nyo ito, maaaring maapektuhan yung amoy at yung lasa nito. Tulad ng mga onion, garlic, asparagus, mga dairy products, cigarettes, alcohol. So yan, yung mga pagkain na dapat iwasan at saka yung mga pagkain na dapat kainin. Para makatulong sa amoy at sa lasa. Yung inire-release na tamod ng lalaki. Now, kung ang paglunok ba nito ay pwede kang mahawa kung sakaling may sexually transmitted infection yung kapartner mo, yes, pwede po kayong mahawa. Just like any other form of unprotected sex, ang paglunok nito ay pwede kang mailagay sa risk at mahawa ka kung meron man siyang sexually transmitted infection. Dahil ang mga sexually transmitted infection ay bacterial infection, pwedeng mahawa ka once na nilunok mo yan, pwedeng magkaroon kayo ng skin-to-skin problem,
throat problem, mga viral infections like herpes, pwede rin po kayong mahawa niyan kahit na nilunok nyo lang. So, dapat kilala mo talaga yung partner mo bago nyo gawin ito, or kung hindi naman, dapat na mapag-usapan nyo kung ano yung mga worries mo, yung mga pag-aalala mo kung kailan ba siya huling nag-test, kung ano ba yung sexual habitual niya. So, mag-ingat pa rin po kahit na mga ganitong gawain lang ay pwedeng makahawa talaga ng mga infections diseases. So, ano ba ang mas maganda? Iluwa or lunukin? It's entirely up to you. Personal preference nyo po yan. So, ganun pa man, siguraduhin nyo lang na pag-usapan muna ito bago ninyo gawin. Para mas ma-evaluate ninyo overall yung level ng risk. In the end, syempre, huwag mong gagawin yung mga bagay na hindi ka comfortable. Gawin mo lang yung mga bagay na naaayon sa kagustuhan mo. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang pinag-usapan natin dito. At kung nagustuhan nyo po ang video ito, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up. Comment down below, at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating subscribe button dyan po sa baba, and also don't forget to share our video sa mga tao or mga kaibigan na nangangailangan ng videong ito. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out!